Hello guys, good morning. Today ang pag-uusapan natin is about proper tire pressure ng Montero and Strada natin. Since we own both units, ito, iyaano na lang natin, yun ang i-cover natin for today. Ang tamang tire pressure for our cars, no? Specifically Montero and Strada. For my Montero, it's a 2017 Gentry na automatic. And yung nasa likod natin is my Strada 2023 GLS. Automatic din. So yung gulong nun is stock. Itong gulong ng Montero natin, kung nakita nyo sa mga videos ko, ito yung Sumax. Na made in China, but so far okay siya and mura. So budget meal. Okay naman, performance. So yan, pakita ko sa inyo since iba-iba ng tire pressure kung nagpalit kayo ng tires versus sa stock. Ito yung perfect video for you guys para maintindihan nyo kung ano yung tamang pressure sa sasakyan natin. Alright, samahan nyo ako. So, unang tanong natin dyan is saan ba natin makikita yung tamang tire pressure para sa unit natin? Most of the time, yung mga sasakyan, meron yan nakalagay na sticker dun sa driver side, sa side ng pinto natin. Naka-indicate doon kung ano yung maximum and minimum tire pressure recommended ng car manufacturer. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ito guys, usually nasa side yan ng door natin. Ito yung sticker. Yan. Ito sa ano ko to, sa Montero. So, yan. So, ano bang tinitingnan natin dito? Yung up to 5 passengers. Ang tingnan natin guys, ito nasa baba, 2932, kasi ito yung mas familiar sa atin. Nakalagay naman dyan, bar, KPA, and PSI. Ito, PSI yan, 2932. Kung makikita nyo arrow, ibig sabihin, ito yung arrow pababa. Yan yung front tire, ito yung rear tire. Yan, ganun din dito sa baba. So, bakit dalawa yan? So, meron siyang mga condition. Ito, up to 5 passengers, 29 sa harap, 32 PSI sa likod. Ngayon, kung magma-maximum load tayo, ayan, makikita nyo, 29 pa rin, pero sa likod, 36. Yun lang naman yung difference. Ayan. Meron din yan sa Strada. Tara, puntahan natin. Ito guys, yung sa Strada natin, alas pareho. Saan natin yan? Yun. Pagka sa pick up, mas ano siya, mas mataas, no? Kung mapapansin nyo. 32, harap likod yan. 32. Pagka nag-maximum, 32, pero sa likod is 42. PSI. Though meron naman tayong tire pump na bar yung nilalagay. Okay din yan na unit. O, basta susundin nyo. 2.2 bar. Ito yung bar. Ito naman kung KPA. Kilopascal. Yan. Yan yung tire pressure. Alright? So yan ang sa Strada natin. Eh kung mapapansin nyo sa Montero, 29 lang yun ito eh. Tapos ang tumaas dito is 36 sa Montero. Ito sa Strada. Okay? So ngayon, alam na natin yung tire pressure. Yan ang recommended ni Mitsubishi na inflate natin. This is for stock na tires. Since naka-stock pa rin tayo, susundin natin yung recommendation ni Mitsubishi. And guys, doon sa Montero natin, kung mapapansin nyo, ayan, i-consider din natin yung recommended na tire pressure na kayang i-handle ng tires natin para hindi naman tayo sumabog, no, doon sa recommended na tire pressure. Itong Sumax, ang nakalagay dito, is, papakita ko sa inyo guys. Nakalagay dyan is 44 PSI. Yan ang maximum
na tire pressure na pwede nating ilagay dito sa all-terrain na Sumax natin. While sa stock ng Mitsubishi natin na Strada, ano ba ang maximum tire pressure na kayang i-handle nito? Ang maximum ng allowable tire pressure ng ano natin, ng stock ng Strada natin is 44 PSI. Yan, yan ang maximum allowable. And then kung nakita natin dito sa manual, yan, pagka no cargo, tayo-tayo lang, 32-32. Pagka kakargahan natin ng pang malupitan na karga is 32-42 PSI. Okay? Maliwanag, guys? Sa akin, usually, ang nilalagay ko na tire pressure ng Montero is around, naglalaro sa 32-35. Ganun lang. Hindi ako maabot ng 40. At least, nandun tayo sa range na recommended ni Mitsubishi. Importante na sinusunod natin yung tire pressure. Una is our safety. Okay? And then, handling ng sasakyan natin para magaan yung pagmamaneuver natin. Kasi pagka underinflated or parang half-flat yung sasakyan natin, sa harap lalo, mabigat yon para sa power steering and para sa atin. So, mas maganda, nasa tamang recommended tire pressure yung tires natin. Kung sobrang tigas naman, guys, ito ang delikado, is para kayong sabi mo na nag-overinflate ng lobo. So yung lobo, para sumabog yan, nag-iintay lang ng maliit na pin para pumutok. So ganun yung explanation nun, guys. Kaya dapat nasa tama ka lang, kumbaga sweet spot ng tires natin na safe na magamitin and nasa tama. And ano na ba tayo? Pangatlo, pang-apat, fuel efficiency. Pagka medyo hindi maganda yung pagkaka-inflate ng sasakyan natin, ng tires natin, medyo mas malakas tayo kumonsumo ng gas kasi mag-exert ng extra effort yung engine natin kasi nga medyo hirap siya at parang mabigat, nagda-drag. One good example is you can try deflating your tires sa ano, sa bike nyo. Ilagay nyo sa half-flat tapos itry nyo ipedal. Mabigat siya pagka ipinedal nyo. So pagka in-inflate nyo naman siya ng tama ng tire pressure yung bike, as in swabe. So ganun na ganun din ang concept sa sasakyan natin, no? Pagka masyadong malambot yung tires natin, mag extra effort yung engine natin. Though for four-wheel drivers na lalo gusto nila mas magandang traction, kasi pagka medyo pagka nasa putikan or ito para sa mga four-wheel drive adventurers na umaakyat ng bundok, na kailangan nila ng more traction sa gulong nila. Ang ginagawa nila dyan is dinideflate nila yung gulong nila para mas malaki yung traction area ng tires para kumapit sa mga lubak-lubak o madudulas na daan. So, yan yung para sa mga four-wheel drives. Yung nag-adventure na gusto mamundok, and kung papansin niya yung iba, dinideflate nila yung tires nila kasi nga mas maganda yung traction ng gulong pagka deflated ng konti yung tires nila. So ano yan, depende kasi yan sa road condition, no? Ito dun sa mga nag-adventure, don't get me wrong, pagka sa mga paved na kalsada naman, tulad ng mga regular na ginagawa natin, city driving, long drive, pupunta ka somewhere, dapat nasa tamang tire pressure yung sasakyan natin. Okay? So, ito, i-flex ko na rin, guys. Since dati, lagi akong pumipila sa mga gas station para lang magpahangin ng gulong. Para ma-maintain lang natin na nasa tamang tire pressure yung tires natin. Pumipila pa ako sa gas station, ang haba-haba ng pila. So bago ka makabiyahe at pumila ka muna, no, para doon sa tires mo. So meron akong
dalawang ginagamit no na pang-maintain ng tire pressure. Una, itong aking yan, digital tire pump powered by 12 volts. Ito guys, sakto to sa ano sa Montero natin kasi merong 12 volts port doon sa likod ng Montero at ilalagay nyo lang sa cigarette lighter port. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi ko na mahawakan eh. Ito bali. Ayan. Tanggalin nyo yan. Mahaba yan. So, umaabot din talaga sa tires natin. So, ito yung pang maintain ko. Ayan. Digital to, na iseset mo, nyari, gusto mo 32 PSI, iset mo to 32 PSI, magpapump yan, tapos pag nasa 32 PSI na, mag-auto shot siya, mamatay. Very reliable. Ito, like yung dala to pag nag-long drive ako. Hindi ko masabi. And then, right now, pinaliit natin. Meron akong Xiaomi rechargeable na digital tire inflator. Para ito sa bike, motorsiklo, kotse, at saka sa mga sports na kailangan ng ano air like pang basketball, ganyan. Meron siyang mga modes. Ito yung ano ko eh. Yeah. Ito guys, kung interested kayo, at least pakita ko na lang din sa inyo kung paano i-operate itong ating Xiaomi tire pump. Okay? So may mga modes siya. Ito na sa kotse. Kung makita niyo icon, kotse. Pag pinindot mo to, pang mga basketball o volleyball, tinan nyo yung note, ito yung ano niya, yung unit, PSI, yan yung normal, and then ito pang bike, pang motor, o bar na siya, no? Ang ginagawa ko lang dyan para maging PSI, yung settings niya is, ito pipindutin lang natin na matagal, long press, and then, yun, nag-PSI na. Ganyan. And then, pwede mong i-preset kung ano, nyari ito sa Montero natin, yung nating 32, minus lang natin yan. So, yan yung ano niya, target niya na tire pressure bago siya tumigil. Nag-auto shut off kasi siya pag naabot na niya yung preset natin na tire pressure. And also, pag hindi mo ni-start, ang kagandahan nitong dalawang to, eto, tsaka eto, pagka yung mga valves nito, nilagay mo sa valve nung ano nung tires mo, automatic 'yan. Hindi mo pa ni-start 'to, no? Hindi mo pa pinapump. Lalabas na agad yung current na PSI or yung current pressure nung tires nyo. So makikita nyo kung under-inflated nga or over naman sa pagka-inflate. So 'yan, ganyan. Pakita ko sa inyo guys, demo ko sa inyo. Tamang-tama, meron tayong mababang tire pressure dito sa Montero natin. Ayan guys, ito. Dilaw. Ito, okay naman. Ito kanina, may ilaw din eh. Ng dilaw. So, ito ang ano, TPMS natin sa built-in sa Montero. Hindi ko sinusunod yung ano, yung tire pressure niya kasi pinakalibrate ko na ito, hindi ko alam kung accurate eh. So, ang ginagawa ko na lang dyan, ang maganda lang is na mamonitor mo kung merong kang gulong na malambot, basically. Pero, nininiglect ko na ito kasi kaya ko naman siyang i-monitor, puntahan lahat ng gulong at i-check kung ano talaga yung tire pressure ng mga gulong na yan. Since meron naman tayong inflator. So, pag nanilaw lang yan, ibig sabihin, yan tulad yan. Ibig sabihin, malambot yan. 26.5 PSI. So, titingnan natin ngayon kung 26.5 PSI nga capacity niyan ang gagamitin natin itong ating Xiaomi na tire inflator or tire pump. Napakaliit lang nito guys, itong Xiaomi natin. Mas malaki pa yung iPhone XR. So, ayan guys, puntahan natin yung ano yung tires natin, check natin and try natin i-pump. Ito guys, ang maganda dito, hindi to clip type. Iano mo to. Diroskas tong valve ng inflator natin. So, ang advantage mo dyan is hindi siya bumibitaw ng basta-basta. Okay, yan. Yan guys, nakakabit na oh. Tinan mo yung current tire pressure niya. 26.5 yung nabasa natin, no? Ito, sa tire ano natin,
pump natin. 26. Nakaset tayo ng tayo sa mode ng kotse. Nakaset tayo ng naka-bar to eh. So PSI. Then nakaset siya ng 36, gawin natin 32. Okay. Then para mag-start ng pump, ito lang. Pamatay ng kusa. There. Kaya niyang inflate. Imagine niyo SUV na gulong to, na-inflate niya. Kung kotse, madali lang din siguro. Success. Ayan. Parang radyo lang. So tingnan natin kung nagbago doon sa TPMS monitor natin ng Montero. Ayan, ito na guys. Makikita nyo, yung kanan, kanina 26.5 yan. Ayan, 32.3. So, medyo accurate din pala itong ating nasa monitor. And right now, ang may problema naman ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, itong kaliwa sa likod. Since ide-demo ko na lang din kung ito kanina, pinakita ko sa inyo kung paano siya nag-pump. Ito, I would recommend this as an emergency pump backup. Yan. Kung nasa bahay lang kayo, maintaining your tire pressure, ito mas maganda kasi ito may power na eh. Ito kumukuha ng power dun sa sasakyan din natin. And, ide-demo ko to right now. Kasama ko na rin sa video na to, paano natin ayusin to. Iseset din natin to ng 32. Konti lang ang load natin, mga 5 passengers, 32 para sa likod na gulong. Yan ang susundin natin. Inflate natin yung tire na yan using this tire pump. Okay, let's go. Ito yung tire pump natin guys. So right now, nandito tayo sa likod ng Montero natin. Ang advantage ng Montero natin over, I don't know kung sa iba, meron tayong 12 volt socket dito. So kung meron tayong gagawin sa likod ng sasakyan natin which will require a power coming from a cigarette port, perfect yan. And guys, pakita ko lang sa inyo, quick lang. Lagay natin sa plug itong ating tire pump. Yan, and then set natin to 32. Set na sa 32. Tahan natin itong tire natin. Ang maganda dito sa kable nito, yung power cable, is around 3 meters. No? So, kaya umaabot talaga sa gulong. And nasubukan ko rin, isinalpak sa harap yung power sa may driver side or sa harapan ng dash. Maabot din naman dito. Yan, lagay lang natin ito. Okay, we're all set. Nakikita nyo guys, oh, ang ano niya, current na tire pressure niya is 30.5. Kaya mag-a-alarm yan dun sa ano, sa dash natin, sa TPMS, nagye-yellow kasi below 32. So, ayan. Ginawa natin 32. Start na natin. Done. Tanggalin natin to. Kung mapapansin nyo, no, naka-start yung engine natin pagka nagta-tire pump tayo or nagpa-pump tayo ng tires kasi syempre kailangan ng power. Mas maganda naka-on yung engine. Pwede natin ma-check. Tignan natin kung may dilaw pa. Ayun. Mag-update yan maya-maya. Nawala na yung ano, no? Yung alarm natin. Nawala na yung yellow. Kanina, dalawa yellow. Okay na yan, guys.
guys, there you have it. So naintindihan niyo na kung ano ang importance ng na-maintain natin ang tire pressure ng sasakyan natin, ng mga gulong natin. And pinakita ko rin sa inyo yung mga tools pang maintain ng tire pressure. So yun lang guys, yung tire pressure ng sasakyan natin, kailangan natin i-maintain para sa ating safety, fuel efficiency, and the handling ng sasakyan. So I hope guys, marami kayo natutunan dito sa vlog na to. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell, and share the video. Alright guys, I'll see you on my next vlog. Goodbye! Para sa mga gustong bumili ng same unit para sa sasakyan nyo, ilalagay ko sa description ng video na to yung mga links kung saan natin nabili itong mga to. Alright guys?